Okay. Minsan po ba na pagbibintangan kayo ng napaka-judgmental mo naman, napaka-mapanghusga mo naman, mga ganyan? Nais ko pong sabihin po sa inyo, meron pong level ang mga panghuhusga. Hindi ko mo sinabing, huy, mapanghusga, masama na. Okay? Meron po yung level. At ang pinakamataas na antas ng panghuhusga, syempre yung panghuhusga ng Diyos sa mga makasalanan. Walang makakatalo dyan. Actually, wala po yung kapantay. Pero, kasi ang masama lang po yung mga judgmental. Yun ang masama sa nakikita ko. Dahil yung mga judgmental, hindi pa man nila napatutunayan, agad na nila itong pinagbibintangan o hinuhusgahan. Meron po kaming kilala dati na pinagbintangan po siya, nagnakaw, nasira po ang kanyang pangalan, pero alam po ba ninyo, after ilang weeks na patunayan, hindi naman po pala siya ang nagnakaw. Iyak siya ng iyak sa amin, sabi niya. Nasira na yung pangalan ko, paano yun? Sabi ko, importante, hindi mo naman ginawa. Pero he was really crying so hard. Because sa amin kasi mahalaga yung pangalan, sabi niya. So alam po naman yun, sabi ko. So if I were in your shoe, siguro iiyak din ako. Maaasar, magagalit din ako. Pero sabi ko, pinakamaganda, hindi mo ginawa. Okay, ngayon sa Biblia, sa Bible, meron po tayong babasahin dito na ito po ang pinaka-importanteng pwede nating masabi na pagkunan natin, no? Kung ano po ba ang panghuhusga na hindi maganda. Kasi may panghusga po na maganda, may panghusga rin po na hindi maganda. Okay, ito po ang gusto ko pong gawin natin ngayon. Lahat ng Bibles, please pull out for a while. You know, and we will go to John chapter 8, verses 2 to 11. So meron po tayong 11 na talata na babasahin. Again, John chapter 8, verses 2 to 11. Salin po ito ng NIV. So I'm gonna read this first, the whole of it, and right after that, I will explain this to you. Okay? So, okay, ready na po ba tayo? John chapter 8, beginning at verse 2, it will end later on verse 11. At dawn, he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group. Wow, pinapaya nila yung babaeng nangangalo niya, di ba? Okay. And said to Jesus, Teacher. Pansinin niyo yung tawag nila kay Jesus. They don't call him Lord. They just call him Teacher. Okay. Ibig sabihin, hindi nila ginagalang si Lord. Teacher lang. Hindi nila pinapanginoon ng Panginoon. Okay. Okay. So maraming revelations dito. Teacher, this woman was caught in the very act of adultery. In the law, Moses commanded us to stone such a woman. Now, what do you say? They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing Jesus. You know what? Kita ko yung motibo ng mga Pariseo. Maling-mali eh. Meron silang, kunwari, magandang hangarin. Pero ang totoo noon, para hulihin lang ang Panginoon. Kasi galit na galit sila kay Jesus. You know what? Nasapawan ni Jesus yung popularity nila. Ilang taon na yung mga Pariseo? Siguro yung mga Pariseo, 75 years old, 70. Si Jesus Christ, during nung ministry niya, nagsimula siya, 30 anyos lang siya, 30 years old. Bata ka lang. And yet, nasasapawan mo kami, parang ganun eh. So, hindi sila papayag na masapawan sila ng Panginoon, no? So, ayan, nakita po natin dito. Nagkaroon sila ng pagkakataon when they... Pero hindi naman sila concerned kung nangangalo niya ba yung babae or hindi. Wala silang pakialam doon. The only purpose they have in mind is to trap the Lord Jesus Christ. Tingnan po natin ang susunod. Ang ginawa ni Jesus nung ina-accuse nila yung babae sa harapan niya. Okay. Ang sabi nila, nahuli po namin siya, nangangalo niya. Tingnan niyo ang reaction ng Panginoon. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Si Jesus po nag-bent down lang at nagsulat po sa ground. Okay, papaliwanag ko po sa inyo,
yung pagsusulat sa ground later on, no? When they kept on questioning the Lord, He straightened up and said to them, "Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again, the Lord stooped down and wrote on the ground. Makinig pong mabuti. Bakit po ba sumusulat ang mahal na Panginoong Hesukristo sa ground? You know what? Ang temple, ang templo, bato. Di po ba? May palabas po yung Jesus of Nazareth. Si Jesus, umupo, sumusulat sa lupa. Hindi po sa lupa sumusulat si Jesus. Ang temple ground po, bato po yan lahat. Si Jesus, noong sumulat, sumusulat po siya sa bato. Alam niyong sinisimbolo po noon? Dahil yung si Jesus na sumusulat doon sa bato, na kanilang kinukulit, na nahuli nila yung babae na nangangalon niya, at kinukulit nila ang Panginoon, "Lord, ito po, nahuli po namin nangangalon niya. Kung sino sa inyong walang kasalanan, siya ang unang pumukol ng bato." Okay, so sumulat uli siya doon sa, sabi niya dito sa ground, no? Pero yung ground na sinusulatan dito ni Jesus ay bato. Para ipakita rin sa mga Pharisees na, ako pa ang tinatanong yun ng ganyan, eh ako mismo ang nagbigay kay Moises doon sa dalawang tablet na bato ng Ten Commandments. Yan ang nasa isip ni Jesus doon. Hindi nila alam na si Jesus mismo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbigay ng Ten Commandments kay Moises doon sa bundok ng Sinai. Dahil yung mga tipak ng batong yun ang ginamit na kamay doon, yung mismong kamay ni Jesus. Yun pong ibig sabihin noon. Kumbaga sabi ni Jesus, ako ang gumawa ng batas, ako ang nagbigay ng batas, ako pa ngayon ang kukulitin ninyo tungkol sa bagay na yan. Ako pang sinusubok ninyo tungkol sa bagay na yan. Sapagkat itong mga Pariseo, hindi nila nakilala kung sino si Jesus dahil ayaw nila siyang kilalanin bilang Diyos. Amen? So, kung ayaw naman nila siyang kilalanin kay Jesus, okay lang. Kasi si Jesus na parito, hindi naman niya ginawang automatic na robot ang mga tao na kailangan sumunod kay sa akin. Nope. Yung Antikristo, ganun ang kanyang gagawin. Pero si Jesus, very gentle. Kung gusto mo akong tanggapin, so be it. If not, igagalang ko pa rin ang desisyon mo. But, magsasuffer sila ng consequence sa impyerno pagdating ng panahon, di ba? Pero ang Panginoon po, napaka-gentle ng Panginoong Hesukristo. So, ayun po ang dahilan ng pagsusulat niya sa bato para ipakita na siya mismo yung Diyos na nagbigay ng Ten Commandments written on stone, di ba? Okay. So, ano po nangyari? Okay, si Jesus, again, the Lord stooped down and wrote on the ground. At ang nangyari, sa verse 9, at this point, those who heard began to go away one at a time. The older ones first until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up, tumayo na ang Panginoon, and asked the woman, "Where are they? Where are your accusers? Has no one condemned you?" Wala bang nang husga sa'yo? Sumagot yung babae, "No one, sir." Wala po. Then, hindi rin kita huhusgahan. Sapagkat nakalagay dito, "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and live your life of sin." Sa ibang salin, sin no more. Okay? Ang ibig pong sabihin po dito, kasi ang mabigat po ang sagot ng Panginoon eh. Lord, teacher, guro, nahuli po namin ang babaeng ito, nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Tapos, okay, kung sino ba sa inyo ang walang kasalanan, siya ang pumukol ng unang bato. Well, lahat po ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Pansinin po ninyo, yung mga tao na makasalanan, sila ang gustong-gustong humusga dun sa babae. Pero yung hindi nagkasala, si Jesus Christ. Kung tutuusin, si Jesus Christ po ang nagbigay ng law. Karapatan po ni Jesus na hatulan yung babaeng nakikipagtalik sa hindi niya asawa. Pero hindi po ginawa ni Jesus, bagkus pinatawad po niya. Ang Panginoong Hesukristo po natin ang
Panginoon ng pagpapatawad. Di po ba? So, kung gusto mo ng kapatawaran, lumapit ka sa Panginoong Hesus. Jesus is the answer. Kung nabibigatan ka na sa iyong problema, nabibigatan ka na sa mga pagsubok, nabibigatan ka na sa buhay. Alam po ninyo, hindi po pare-pareho ang araw. Minsan maganda ang gising mo, minsan pangit din po. Pero, isipin mo to, ang katotohanan ito. Kaya pangit, kaya magandang gising mo, si Jesus, laging kasama mo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, I know many will benefit from it, and bulay-bulayin mo at ulit-ulitin mo ang video nito para malaman mo kung gaano kabisa ang pagpapatawad na tinanggap natin sa krus ng Kalbaryo. Again, wala pong karapatan ang sino man sa atin ang humusga. Ang ibig lang pong sabihin nito, yung parang hahatulan mo siya, papunta ng impyerno yan, ganun-ganun yan, okay? Kasi hindi mo alam, mali mo, sa bandang huli ng buhay ng mga taong yan nakapagsisi. Tatanggapin pa rin ng Panginoong Hesukristo yan. Ayun ang pong ibig sabihin yan. Pero yung mga kasalanan na nakikita mong obvious, pwede natin yung sabihin, pwede po natin yung i-rebuke. At ang pag-rebuke po ay hindi po panghusga, kundi pag-ibig at pagmamahal. Thank you po muli. As always and forever, Jesus truly loves us all.